kapatid ngayon sa pangunguna ng mga ministro, mga manggagawa, mga may tungkulin. Talaga namang napakadaling kilusin sa pagtulong sa gawaing pagpapalagana ng manawagan ng ating namamahala para sa isang kilusa na mamahagi tayo ng mga pasugo ng ating mga babasahin na naglalaman ng mga aral ng Diyos na ating sinasampalatayanan, naroon din ang mga pulyeto, ay napakabilis na tumugon ng mga kapatid, hindi lang ha, dito sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Nanawagan din ang namamahala ng pagtulong sa puspusang pamamahayan. At may pamamahayan nga na sila pa mismo ang nangasiwa. Napaka significant noong buwan ng Oktubre. Sapagkat bumuo tayo ng mga aktibidad at programa para dyan sa tinawag nating makasaysayang bautismo sa buwan ng Oktubre. Sa Diyos ang kapurian, inuulit-ulit natin yan. Isipin mo, buwan lamang ng Oktubre, 33,050 ang bilang ng mga taong tumanggap ng banal na bautismo sa loob ng iglesia. May imagine mo, October lang yan. Mula noong January ng taong ito, ha, tuloy-tuloy ang ating pagbabautismo. Yan ay nangyari, yung mga tagumpay na yan, sa kabila na ang iglesia, ang mga kapatid, ang totoo mula sa ating namamahala, tayo kasama dyan, na kanilang pinamamahalaan ay nakaranas ng mga pagsubo, ng mga pag-uusig, ng mga pagpula, ng ating mga kaibayo sa pananampalataya. Pero ang sabi nga eh, naipipihit ng Panginoon Diyos eh, para sa ikabubuti ng kanyang bayan, ang anumang mga pagsubok na ating nasasagupa. Palibasa ay positibong ating pananaw, yung tinatawag ating positive attitude. Ito ang naging resulta. Ang mga nabautismuhan at patuloy na binabautismuhan sa iglesia ay ang mga tao na pagkatapos nilang makinig, magsuri sa mga aral ng Iglesia ni Cristo ay nagpasya na yakapin ang pananampalatayang ito at tumanggap ng banal na bautismo. Pero hindi ganun. Naging madali para sa kanila sapagkat dumaan din sila sa mga pagsubok. Ang totoo, bago pa sila magsimula ng pagsamba, ay dumadalo na sila sa iba't ibang mga gawain o aktibidad sa loob ng iglesia. At salamat sa Diyos, sila ay nakarating sa bautismo sapagkat napatunayan nila ang kanilang pananampalataya. Mientras tayo ay pinulaan, siniraan, mientras tayo ay inusig, lalo namang nagtagumpay at lumakas ang mga gawain sa loob ng Iglesia ni Cristo sa pangunguna ng ating tagapamahalang pangkalahatan. Ngayon, ang mga kapatid, nakakatuwa makita at marinig ang kanilang mga reaksyon. Kung gaano nila ikinararangal na sila ay kaanib sa Iglesia ni Cristo. Kaya hindi sila nangingimi, hindi sila nahihiya na sabihin, ipag-anyaya sa iba't ibang uri ng tao sa mundo ang kanilang pananampalataya, ang kanilang pagka-Iglesia ni Cristo. Mula bata hanggang sa matanda, nagpupunta sa mga hindi kaanib sa Iglesia ni Cristo, nag-aabot ng pulyeto, nagbibigay ng pasugo, ipinag-aanyaya ang ating mga programa sa radyo, sa telebisyon, pati sa social media. Isipin mo, kitang-kita ang kasiglahan ng ating mga kapatid. Damang-dama mo, proud na proud sila. Ganon din tayo, proud tayo na tayo ay mga kaanib sa Iglesia ni Cristo. Lalong sumigla ang mga kapatid nang ilunsad ang programa at proyekto niya. Halimbasa, hindi naman atin itong gawaing ito eh, na ating itinataguyod eh. Eh kung tayo-tayo lang ang involved dito o sangkot dito, eh hindi ito mangyayari sa iglesia. Hindi magtatagumpay ang mga gawaing isinusulong natin. Palibasa, ang gawaing ito ay gawain ng Panginoon Diyos. Siya ang nangako, tapat siya sa kanyang pangako, hindi sisira
ang Diyos sa pangako niya na ang bayan niyang ito mula pa sa panahon ng sugo ng kapatid na Felix Y. Manalo, na tinulungan ng Panginoon Diyos. Ganun din ang naging pagtulong niya sa panahon ng pamamahala ng kapatid na Eranio G. Manalo. Hindi nagbabago. Patuloy na tinutupad ng Panginoon Diyos ang pangako niya hanggang sa pamamahala ng kasalukuyang tagapamahalang pangkalahatan ng kapatid na Eduardo B. Manalo. Lalo lamang ipinakikita ng Panginoon Diyos kasama siya ng Iglesia.